Bakit kasi? Ayo nga pala. Nag-question si Adela. Bakit ako single? Hindi kasi ako ligawin, guys. Hindi kasi ako ligawin na klase ng babae. Hindi ko sure kung... Hindi ko talaga siya masagot. Hindi lang talaga ako ligawin, kaya ako single. Hey everyone! It's Gemini and welcome back to my channel. If you're new here, don't forget to subscribe and click the notification bell on para ma-notify kayo every time I upload videos. So, for this video, I will be answering some of your questions. So, nag-ask ako sa family and friends ko ng mga questions sa Instagram and Facebook. And si ate, nandito sa gilid, siya ang magtatanong. Pero tinan mo, sabi na, sabi niya, ayaw niya magpakita, sino ko mapansin niyo siya. So, in-screenshot ko yung mga questions. Tapos, ayun, si ate ang magtatanong. And I will be answering them. Hindi siya ganun karami. Kasi wala masyadong nagtanong. Guys, feel free to ask me questions sa comments. Comments down below. Maging respectful lang po tayo. And siguro pagka medyo marami na yung mga questions, sasagutin ko sila sa susunod. So, let us start! Tanong ni Jaisel Guevara. Jaisel? Si Ate Jazz. Ah, si Ate Jazz. Ate Jazz, thank you! Naranasan mo na ba malasahan ang julangot? Yung ano? Yung totoo. Yung pagkasinungaling na sagot, hindi pa. Pero kapag yung gusto mong totoo, syempre, yung mga bata tayo, curious tayo dyan eh. So, so naman, pagka hindi mo pa siya natikman, parang ano, yung childhood mo or yung life mo hindi siya complete. Eme. Pero the answer is yes. Question ni Mr. CEA. Huh? Ayun yung ano niya? Mr. CEA. Saan yan? Patingin? Ito. Sa Instagram. Ay, sa YouTube. Sa YouTube. Thank you po. Person. Naka-visit ka sa Iloilo, may mga relatives ka dire? Ah, yes. Nag-visit na kami sa Iloilo ng many times kasi dun yung province ng mother namin. And ang last namin na uwi dun is last January kasi nag-attend kami ng Dinagyang Festival. And yes, karamihan po ng relatives ng mother side ko is nasa Iloilo nakatira. Same sa YouTube. Question ni Elnella Fanatics. Hindi ko rin sure. Hello po. Destination dito sa Philippines o kahit sa ibang bansa? Sa Philippines, ang dream destination ko talaga is Batanes. So, sana kung masunod ang mga plano sa buhay by January, makapunta ako doon. Pero let's see. Pagka sa ibang bansa, hindi ko sure. Iba-iba. Marami akong gustong puntahan, pero yung dream destination, hindi ko masagot. Next. Tanong ni Sammy Reynoso sa YouTube din. Bakit ka nag-start mag-YouTube? Okay, so yung pinaka-reason dyan is last year, mga 2018, nag-upload na ako sa YouTube, which is yung ultralight plane na experience ko sa Davao. In-upload ko yun kasi yun yung first time ko na umuwi ng Davao sa birthplace ni Papa. So, parang wala lang, bet ko lang. Tapos, last year, ang nagpa-motivate talaga sa akin at nag-encourage sa akin na mag-YouTube is si Mama and Clothes. Kasi nakita ko yung katas ng YouTube sa family nila, which is yung nakabili sila ng bahay, ganyan. Tapos, bigla ko naisip, bakit hindi ko siya itry? Pero, hindi, parang, ayun nga, sabi kasi nila, diba, pag mag-start ka sa YouTube, mahirap talaga siya. So, hindi ko naman in-expect na pag nag-upload ako is marami na agad manonood. Tapos hanggang sa ginawa ko is, nag-upload ako kasi gusto kong merong mapanood ng mga memories, yung mga challenges namin ni ate, yung mga travel vlogs naming family, o kaya alis namin nila mama at saka ni papa. Yung tipong, katulad ngayon, dahil hindi tayo makaalis sa pandemic, meron akong babalik-balikan, tapos meron rin yung mga taong pwedeng makita sa channel ko. So, yun. Ano siya? Parang diary siya. Or walking diary siya ng life ko. Tsaka ng family namin. So, yun. Next. Ako, question ko to. Bakit ka single? Ayaw nga pala. Nag-question si Adela. Bakit ako single? Hindi kasi ako ligawin, guys. Hindi kasi ako ligawin na klase ng babae. Hindi ko sure kung...
hindi ko talaga siya masagot. Hindi lang talaga ako ligawin, kaya ako single. Pero kung may maliligaw sa akin, feeling ko naman, baka kikilalanin ko yung tao, susubukan ko na kilalanin. Pag may naligaw sa kanya, comment down below. Kapatid ko, mga ano eh. Pero yun yung parang pinaka, hindi kasi ako ligawin. So, hindi man ako pwedeng magkaroon ng boyfriend nang walang naliligaw sa akin or walang nagkakagusto sa akin. So, yeah, that is the answer to the question of the sister. Next. Tanong ulit ni Sammy Reynoso. Ano ba yan? Girl or boy? Ewan ko. Thank you po, Miss or Mister. Ang sabi niya muna, haha. Dahil wala nagtatanong, ako na lang. Pinanood ko yung mga luma mong video. Ito, mga tanong ko. Dami. I-swipe mo, girl. Kasi alam ko, ano kayo sa'yo. Sa mga tanong mo, ang gulo-gulo na. Naubo pa yung ano ko, tagapanan ko dito. Sa mga tattoo mo, ano yung pinaka-favorite mo? Kung meron sa man. Girl, isa-isa lang. Marami kasi. Ang favorite ko sa mga tattoo ko, well, anim lang naman yung tattoo ko, pero I can say, paano ba? Siguro ito. Ito. Kasi ito yung ano, bird flower naming family. So, if ever na magkakaroon ako ng family of my own, iladagdag ko na lang dito. So, bubuihin natin to, buong kanan, charing. Pero ito, the rose, the lily of the valley, and yung kay ate, na hindi ko alam, nakalimutan ko na yung pangalan. So, ito. Tsaka, feeling ko mas ano siya, mas maganda siya tingnan. Galing nito. Number two, nakita ko mahilig ka mag-travel kasama parents mo. Same, sa kanya pa rin to galing ha. Okay. Ba't di ko nakikita ate mo? Tsaka, ano yung mga pros and cons ng pagta-travel kasama ang magulang? Okay, dun, ano yung first question niya? Bakit hindi ka nakikita? Kasi I'm so pretty. Hindi, yung sa yung reason bakit kami lang nila mama yung kadalasang umaalis ang Iloilo, nag-Bohol. Actually, nag-Bohol na rin kami, tapos nag-Bicol kami. Hindi kasama si ate kasi aside sa mahirap yung schedule, kasi si ate is an agent sa BPO company. So, alam naman natin, hindi ganun kadaling makakuha ng leaves kasi medyo strict sila. At the same time, baka kasi mawala yung bahay namin. So, oo, kasi worried yung parents namin. Worried yung parents aso. Namin. Oo, yun. May mga alaga rin kasi kami. Mayroon kami dalawang aso, tapos isang pusa. So, medyo nag-aalala si Papa kung walang magsistay sa bahay, tapos 3 to 4 days kaming mawawala, sinong babantay sa kanila. So, yun yung dahilan kung bakit wala si ate dun sa mga travel vlogs ko. Meron kami isang travel vlog na complete kami, which is yung sa Villa Jovita, yun nung anniversary last year nila, Mama. Sabi niya, tsaka ano yung pros and cons ng pagta-travel kasama yung magulang? Ang pros, siguro yung ano, yung memories. Kasi pangarap ko yun eh. Kasi ang sabi sa akin ni La Mama before, sabi sa amin ni La Mama before, nung binatat dalaga pa daw sila ni Papa, nung wala pa kami ni ate, umaalis sila. Pero hindi naman yung sobrang malalayo. Ayun, yung pinakauna namin travel ni Mama is nung nagpunta kami ng Gigantes, ate kita yung paa mo. Nagpunta kami ng Gigantes Island sa Iloilo, January of 2000. Mali, pinakauna pala namin ni Mama is umuwi kami ng Davao, yung nag-ultralight plane ako. After noon, nagkaroon kami ng free flight to Cebu, ay to Iloilo. Naging March 2018 siya. Tapos pagdating ng November, pumunta naman kami nila Mama and Papa sa Bohol. So ang pros doon is yun nga, memories, kasama yung parents, kahit hindi kami kompleto kasi kay ate. Ang cons na nakikita ko doon is yung sa, ano ba? Lagi kami nagtatalo kasi iba yung gusto nilang gawin sa gusto kong gawin. Pero syempre hindi mo naman hindi naman yun mawawala. Kasi syempre mga seniority levels na rin sila, iba yung mga gusto nilang gawin. Pero natutuwa ako kasi pag may mga gusto kong gawin, super support naman sila Mama. Tapos yung pros din pala dun is, kapag kumakain kami sa labas, na umalis kami, may senior discount. So nakakamura po tayo ng mga gastusin. So yun po. Next. Sa kanya pa rin. Dami niyang question. Salamat po! Ang most viewed video mo ay yung swimsuit haul. Intention mo ba na yun ang mag-viral sa mga video mo? Tsaka bakit naka-off yung comment section? Okay. So, totoo lang guys, ganito kasi yan, no? Kung makikita niyo sa YouTube channel ko, yun yung pinaka-most viewed niya. Katulad na nabanggit ni ate o ni kuya. Hindi ko siya kilala eh. Anyway. Sa totoo lang, hindi ko intention na siya yung mag-viral. Nag-workout ako, nito naman mga workout routine ko, pinapakita ko sa inyo, tsaka sinabi ko na mas naging
active ako sa pag-workout simula nung nag-quarantine. Parang nung time na ginawa ko yun, very ano lang siya, spontaneous. Hindi ko talaga, parang hindi siya scheduled na gawin ko. Binili ko yung mga swimsuit kasi gusto kong gumawa ng video. Pero yung moment or yung araw na ginawa ko yun, hindi talaga ako ready. Nakatanyo mo rin siya ko doon, medyo bloated. Tapos, ayun, parang in-upload ko lang siya. Kasi nung time na yun, wala pa sa 100 yung subscribers ko. And hindi ko talaga akalain na kapag in-upload ko yun, may mga manonood. Kasi nga, wala naman akong viewers, wala naman manonood sa akin. Enough ko yung comment sections kasi may mga bastos na nagko-comment. So, instead na i-take down ko yung video, ang ginawa ko na lang is enough ko yung comments. So, wala na silang... So, pwede lang panoorin. Pwede nila ako makakomentan. So, yun. Number 4. Songer ka ba? Siya pa din? Oo, siya pa din. Songer... Sana lahat nagtatanong. Songer ka ba o feeling? Feeling lang. Ano? Feeling lang po kami ng kapatid ko. Marunong kaming kumanta. Marunong kaming kumanta, pero hindi kami yung tipong sumasali sa mga singing contest, ganyan. Marunong lang. Kaya namang sumabay. Pero pagka sinasadya ni ating mawala sa tono, mawawala rin ako sa tono. Okay, last niyang tanong. Marunong pa? Saan ka pinaka-insecure? Sa akin. Ay, oh, feeling nito. Pinaka-insecure? Pag sa physical, ano, katawan. Kasi mapuson ako. So, yun yung inaano ko ngayon. Tawag nito, sinusubukan kong tanggalin. Tatanggal ba yung puson? Oo, pa. Ano pa? Sinusubukan ko siyang mawala. Tapos, saan pa ba? Yung sa skin ko, sa face, kasi mapimple ako. Pero, unti-unti ko namang tinatanggap yung sarili ko. Kasi nga, nasabi ko, kailangan magsa-start sa self mo. Self-love. Love yourself. Yun po. Next, tanong ni... saan to? Facebook? Ay, sa YouTube pa rin. Sa YouTube, tanong ni Hydra Gaming. Hydra Gaming. One hour ago. Umayos ka, Mary Lady! May boyfriend ka ba ngayon? Ngayon, wala. Baka mamaya meron. Na. Tsawin. Wala pa, wala. Wala akong boyfriend. Next question, sa YouTube pa din. Juby Kabulay. Hello po, ask ko lang kung ilang taon na kayo at taga saan po. May FB din po ba kayo? Paad naman po. Ang haba naman. Ilang taon na ako? 28 years old na po ako. Ano yung sabi niya? Taga saan ka? I'm from Quezon City. May FB din po ba kayo? May Facebook ako, pero... Sorry po, kasi hindi ako mag-a-accept ng mga hindi ko close or hindi ko kakilala. Ang kung makikita nyo sa Facebook account ko, ang friends ko lang is yung mga super, super close ko na friends ng high school, family, tas mga naging ka-work ko. Yun lang. As in, walang, hindi aabot ang 200 yung friends ko. So, may Facebook ako, pero hindi ko po kayo ma-accept as friends. Sorry! Ito, sino po? Asan to? Ay, sa Instagram. Sa Instagram, tanong ni Arde... Si Riadel yan! Ha? Si Riadel. Riadel yan. Kailan kayo ulit mag-aaway yung tita Andre? Char! Missy Lady May, pa-shoutout. Riadel! Thank you so much! I miss you too! Shoutout kay Riadel suwing ng Bulacan! mag-aaway kami tita Angge pagkatapos ng pandemic. Yeah. Hintayin mo lang, Ri. Nag-aaway kami tita. Next is cc_sm_me. Tita Angge yan. Tita Angge. Tita Angge. Miss mo na ba pag-aaway natin? Miss you. Tita Angge, first off, hindi kita namimiss. Second, charing. namimiss ko na, tita. Thank you sa pag-ask ng question. Namimiss ko na yung away natin. Namimiss ko na natakpan yung face mo kapag nagpipicture tayo ng group picture tapos hindi ka nakikita. Tapos, ayun, see you after this pandemic. Tanong ni I am Ren J. Nantes. Okay. Kumusta na po kayo this pandemic season? Thank you po sa tanong. This pandemic season, okay naman, nakaka-adjust na. Nung first part, medyo mahirap. I think para naman sa ating lahat, yung adjustment, tapos yung transition, nasa bahay na lang nag-work. Pero, so far, so good. And thank God, ano naman, safe and
safe naman kaming buong family, especially yung parents namin na mga senior. So, syempre katulad ng lahat, nagdarasal tayo na matapos na po itong pandemic para kahit papaano ay makabalik na tayo sa dati. As a Facebook sexy TV, sabihin mo na lang, Irene. Yan yung code name ko sa kanya. Irene, sorry! Ano ba naman yan, sungsong? If ever po baligawan ka ni Crushy, which is si... Char! If ever kaligawan ni Crushy mo, sasagutin niyo po ba, Charoz? Irene! Hindi ka makasagot. Depende sa akin kung gusto ko yung crush niya. Irene, pag yung kinwento ko sa'yo na crush ko nung high school, hindi. Pero yung crush ko ngayon, na classmate ko rin nung high school, hindi ko sure. Kasi parang may girlfriend na si Kuya. Sabay ito, tayo. Last 5 questions na to from Instagram. Ay, shucks. Ang dami pa pala. Ano ba yung questions? Magic question. Parang kilala ko kung kanino yan. Kailan ang deadline? Char. Panggulo lang. Hahaha, congrats Adi. Nick Bautista. Nicole, thank you so much. Ang deadline ay bahala na tayong dalawa. Kaya natin to. Gorabels! Deadline for what? Hindi ko alam, Diyos sa mabaitang yan. Oh, yun pa rin, si I am Ren Janantes. Okay. Single or taken for grand char? Single or taken na po ba? Single this year? Single po. Halata oh. Naman. Guys, saka tingin ako kasi nito si Atsa sa taas eh. Next, question ni Pong Boy. Ba't pogi ako? Kapal. Proud pioneering subscriber here. Paano ko nasagutin yun? Hindi ko po alam kung ba't kayo pogi, pero kung pogi po kayo, push nyo lang po yan. Ito, C_SM, si Angi pa rin po. Oo, tita. Congrats, Lady May. Libre mo ako. Tita, yes, ililibre kita ng Coco. Katulad ng usapan natin. Basta pag nagkita... Wait lang guys, yung pusa ako. Pag nagkita tayo... Naman, Oyo Boy? Si Lester. Mark Lester. May tendency ka po ba maging bisexual? Gusto mo ba si Fate? Si Fate yan. Si Fate? Hoy! Marky, huwag kang manggulo. Anyway, for me, ako I'm not against LGBTQIA+ community, pero ako I'm more into men. Parang alam ko sa self ko, may mga girl crushes ako ganyan, pero si Faith sobrang love ko yung friend ko na yun kasi sobrang tagal namin magkasama sa work, pero love ko si Faith as friend. At Marky, huwag kang gumawa ng issue kasi susuntukin kita. Yun lang, last question na yun. Okay. So, thank you so much guys sa mga nag-ask ng questions. So kung meron pa rin kayong mga questions na gusto itanong sa akin, just comment down below, and kapag ka na-consolidate ko na siya or kapag ka medyo marami lang nagtanong sa akin or marami ako mga naipon na questions, I will be doing another batch. So, yun. Thank you so much, ate, sa pagtanong ng mga questions. And if you like this video, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next one. Bye! Bye.